Cebu kasi pabalik na kami sa kabisera. Pabalik kayo? Bakit? Oo, mabili ang ating paninda ron eh. Marami mong laginita eh. Bakit di lalo mabuti? Marami tayong yari ngayon. Oo. Ninay, ito nga pala yung sigil din. Salamat, eh. Okay. Ito, ito para sa'yo. Salamat. Hindi pinag-binin ko sa'yo nasaan. Nakakalimutan ko eh. Pero hindi bale, susunod na lakad ko. Tak na mabibili ko na yun. Pag ako pala nagbibilin eh. Hindi mo na naalala. Ah, Ninay. Mauna na ako sa iyo. Walang tao sa tindahan. Sige, sige ho. Eseng, mukhang nalilimutan mo rin yata yung sa akin. Ba, ito, hindi ho. Ito para sa inyo. Eh, nasabi ko na si Eseng talaga mga sangke. Ay, nasa na! Ay, na kayo! Ang mukhang ito'y mahuli pa kay Ese. Ano pa? Ito'y mukhang ito'y mahuli pa ba ito kay Ese? Baboy. Oy. Ganda ang klase ng mga itsura niyo. Ay, hindi ko kailangan. Anong mapapala ko sa inyo? So, baka naman magsalita. May menos mo naman ang aming pagkalalaki. Isa pa, si Ese nga namiligaw kay Ninay. Ako, nagdamdamang matanda. Hanggat hindi po sila ikinakasal, ay marami pa ang maaari nangyari. Ano naman sa palagay mo maaari mangyari? Wala akong dapat na ipaliwanag sa inyo. Uminom na lamang kayo ng uminom at baka maisipan ko pa ang magsara. Ay, paano ko magsasara? Dumatati si Eseng. Eseng! Saan muna at makatakay? Ano naman yan? Sige muna. Sa kanan mga kaibigan. Sa tao kila nila eh. Ay, sa akin yun eh. Naku, nataan-taan na nalamang tayo ngayon. Ni Julia pa hindi matapunan. Pagtiis kahirang, ganyan talaga ang buhay. Hoy, tama na kayo. Naiinis na sa atin si Pantina. Kasi sino nga ba hindi maiinis sa inyo yan? Huwag kinang, tama na kayo. Ay, Pantina. Yan si Ese nga hindi kumansin siya. Siguro bulag yan. Aba, ay kung ganda't ganda ang pag-uusapan niya, alalim na lang sa akin. Balbina, ang bakit na maganda si Balbina kay Bini. Iminay, tama ka na naman, Kinay. Tama ka na naman. Magandang gabi sa'yo, Ninay. Uy, Ninay. Uwali ka, tulong ka. Umupo ka. Salamat. Mabuti na lang at hindi ako napigil doon sa tindahan. Naabutan kitang gising pa. Uy, bakit nga hindi ka nagpapigil? Nakakahiya naman kay Balbina. Ikaw naman, yung darating ako. Parating si Balbina na lang ang binabanggit mo. Alam mo namang sa oo sa nga, alam ko namang mula pa kasi pagkabata natin, gustong gusto ka na ni Balbina. Ano yung depresya nun? Wala naman akong gusto sa kanya. Ikaw lang eh. Kung sinasagot mo na ba ako eh, di nawawala na yung selos mo. Oy, hindi ako nagseselos ha. Gawin mo na ang gusto mong gawin, pero hindi kita pakikialaman. Oh, baka magtuloy na naman yung galit mo. Halos isang beses lang tayo magkita sa loob ng 2 linggo eh. Ikaw kasi kung sino-sino pang binabanggit mo, kesyo hindi ka napapigil kay Balbina, kesyo ganito. Eh, ano gusto mong gawin ko ngayon? Magpasalamat ko sa'yo. Siya, talo na ako. Ninay, nagustuhan mo ba itong salubong ko? Maganda. Kaya ano naman ang gusto mong ipagbilin pagbalik ko? At hawag ka na mag-abala. Kaya naman sa'yo. Si Balbina na lang, bili mo ng kolorete. Yung pampapula dito. Kolorete? Ah, ay pala. Ano ba kolorete na rin ko? Oh, Ese. Ninay, huwag mong sabihin pati ko eh, gagamit tayo ng mga papula. Ah, hindi ho. Hindi ho. Pinag-uusapan mo. Yun yung basket na may mga dekorasyong papula sa gilid. Ay, ang basket, abanggit ko, maupo ka. Balika mo nga sa akin. Ano ba yung magagawa natin talagang maaaring magiging mabili doon? Ha? Ako eh, marami ho. Kumukha ko yung mga basket. Yung mga bag, at saka yung mga salalay ng mga prutas. Yan ho eh, mabili ho yan. Ah, ganun ba? At saka ang balita ko ho, yung mga nirarasyonan ko, pinagbibili naman nila sa mga Amerikano. At dollar ho ang binabayad. Dollar? Oo. May double yun ah. Oo. Bakit hindi natin ipagbili ng dollar sa Amerikano?
Kasi ho eh, dito sa atin eh. Pagka hindi na kumakalasing eh. Kala nila hindi na pera eh. Ba, hindi ba kumakalasing yung dollar? Hindi ho eh, papil ho yun na kulay berde. Ah, hindi nga tatanggap yun dito. O eh, yung salakot, mabili ba ro? Medyo matumal ho eh. Kasi ho eh, ang usong ginagamit ngayon sa bayan, eh payong ho. Payong? Eh, hindi naman tayo maaaring gumawa ng payong. Eh, siya pala ese. Eh, anong oras naman ang tulak mo bukas? Pagputok ko ng araw. Eh, di makang maga. Eh, di na kailangan makapagpapahiyan ka dahil sa layo ng biyahe. Uy, hindi naman sa ikaw, inaaboy ko, alo. Pero kinakalaro mo makapagpahinga dahil sa kalayuan ng biyahe, di ba? Ninay, magpapaalam na ako. Tingnan. Ah, eto, siya nga pala. Uy, mga dalawang linggo kang mawawala dito, no? Eh, alam mo yung tabako eh, medyo nauubos na. Ah, eh, mabuti ko't napaalala niyo sa akin. Talaga naman dadalang ko kayo eh. Yan ang gusto ko sa iyo, Eseng eh. Maalalahanin ka. O siya lakas sa iyo at baka manya yun. Ninay. Pwede, mag-iingat ka sa biyahe ha. Oo. Napakabait na bata yan si Eseng. Ah, Ninay. Ito. Tinugod mo na ba yung sinasabo sa iyo ni Eseng ha? Hindi pa nga. Sabagay. Kung akong tatanungin eh, para sa akin, kayong dalawang bagay na bagay. Oh, sandali na lang, Malwina. Kunti na lang to. Busto na lang namin ito. Aba, Eseng, mukhang napadali yata ang dalaw mo. Ay, nagmadali yan sa pagdalaw. Wala ba kain na ako? Di ba, Eseng? Bakit sinabayaan ang malasing sila nonoy? Maagal lakad namin yan bukas eh. Taon ko naman, oo. Dati naman kayo nag-iinuman bago kayo maalis, ha? Sana naman, Eseng. Kung masabihin, pinagbabawalan ka na ngayon ni Ninay ng pag-inom. Ah, hindi naman sa ganon. Alam naman yung lahat na mabait si Ninay. Oo, kilala namin si Ninay. Sobrang humor. Pero, sobra rin ang pagkadominante. Dominante? Kasi hindi nung dominante ni Ninay. Diyan kayo nagkakamali. Kung ibig ninyo eh, matutunayan ko sa inyo na hindi ako kaya dominahin ni Ninay. Ah, sige. Pasalamat din. Muno ka. Ah, sige, sige. Kailangan lang tayo din. Sige. Ayan. Sige pa. Ay, hanga ako siya yun, Tri. Totoo siya na pala yan, Tri. Tatay, Tri. Pwede na. Ha? Kung sabihin yung ininom ni Eseng, ang dinista mo sa amin. Siya ang magbabayad, no? Okay, mag-alala. Balbina, yung nainom nila, ako na ang bahala magbayad. Yeah. O, sige, minum tayo. Sige, minum. Sige, sige, sige. Minum. Ako na bahala dito. Ako!
tunay kung suot mo na hindi ka mainitan, ha? Parang bahala ni Nay. Ngayon mo lahat ang gusto mo. Ito naman. Ako ang kaharap eh. Kung sinasinaginigisip, magagawa ba ni Nay kung ginagawa ko kayo? Ah, Malvina. Alam mo, Malvina, kung hindi ka lang ibigan ni Nay, siligawan din kita. Ay, ibig mo sabihin mo yan. Mahal mo ako, ah. Oo, Malvina. Patis ko. Malvina, bakit ako nandito? Nalusin ka kasi kagabi eh, kaya dito na kita pinatulog. Eh, tanghali na pala eh. Tsak na, naiinip na yung mga kasama ko ron. Ah, ete. Huwag ang tanga-tana ang lakad nyo, ah. Oo. Eh, maalala ko nga pala yung bili nyo sa akin tabako. Tama na ko kaya yung mga dalawang kahon. Tama na iyo yun. Ano bang gawin yung pangkatlo? Ba, oo. Bata dito. Eh, kayo, Nana. Anong gusto nyo pagbili? Kahit na ano. Parang dinay. Ikaw, baka... Wala. Pagbili na lang bili mo ng alas. Kailangan pa niya sa kanilita. Bakit siya manggalunina eh? Bakit si Balbina pa eh? Ikaw itong tinatanong. Eh kasi lagi siya sa tindahan ni Balbina eh. Oo, kasi yun eh. Nagbili sa akin si Balbina ng mga paninde. Bakit eh? Kasi ba ikaw umiinom ng ala? Ako eh, hindi ho. Hindi po, Tata Tupino. Hindi umiinom si Edeng. Si Romy Chico lang. Ha? Totoo ba yun na ito? Hindi ho. O eh, kung ganun eh. Siya lumakad na kayo, tatanggalin kayo sa Ardan. Pinala ka na. Ah, mga kasama, handa na ba kayo? Oo! Oh!
Di nga namin alam eh. Uy, si Nel! Ano ba nangyari kung may repete? Oh! Nagugutom lang yung si Cidro. Para makakain ng maga, tinugtog na niya yung kampana. Para namang hindi mo kalala yung alaga mong yung maraming palamas. Pwede pala Cidro eh. Diba? Ano ba nangyari? May napanood ako mga taong pa rito eh. Ha? Saan? Diyan sa tumama. Ha? Cidro! Magandang araw po. Maganda araw din po naman. Ito po ba ang bayan ng Santa Quiteria? Ito nga po. Parang, ako may kadalangan ng tao rito. May kadalangan nga po dahil maliit na naman ito. Ba, maraming ito ba rito? Yan ang marami dito. Gusto niyo ba? Marami rin ho kami. Babalik na lang ho. Ang sige po. Magandang babae pala dito sa Santa Quiteria. Hoy, babae! Nasaan ang mga tao rito? Marahil ay nasa simbahan. Marahil? Bakit? Hindi mo ba natitiyak? Ano ba yung tinatanong mo? Ano yung tinatanong ko kung nasaan ang mga tao rito?
Ano ba sa palagay mo ang kaharap mo? Ang ibig ko sabihin eh, yung mga kasamahan mo dito sa baryo. Nasa simbahan sila na. Natakot sila sa inyong pagdating. Wala bang konstabularyo rito? Pulis o taon labas? Ang Santa Quiteria ay tahimik na lugar. Hindi kami nangangailangan ng pulis o konstable. At kayo lamang ang kauna-unahang mga bago mukha na dumalaw dito. Magaling pala itong bayan to! Wagaw! Uba! Ang sarap ng tumari doon! Uba! Tagayan mo kagad ako! Sandali lamang. Ito yung pinagbibili at hindi pinamimigay. Huwag kang mag-aalala. Babayaran ko lahat ang tuba rito. Lahat ba ng babae rito eh, kasing ganda mo? Binibiro niya yata. Ah, hindi. Eh, ano ba ang pangalan mo? Balbin. Ako naman ay si Magno. Oo. Oh. Galing pa kami sa bahay ng San Mateo. Sino siya? Ha! Isang katulong namin. O kayo! Ano pa hinihintay nyo? Minum na kayo ng tubaron! Balbina, pagsabihan mo ang mga taong bayan dito na huwag silang matakot sa amin. At ipaabot mo sa... Muna. Ako ba yung utusan mo? Ha, hindi. Kung maaari sana eh, ipabot mo sa mga namumuno ng bayang ito na gusto silang makapanayam. Makakarating. Punta mo ngayon, lumayas na kaya kumating na nga. Baka nakita yung mga nababa. Maaari ba? Makikita yung ibig kayo. Marating si Balbina. Oh, ano Balbina? Nasaan ang balita? Ano balita? Nasaan ang matawag niya? Nasa pindama. Eh, hindi ba nila sinabi kung anong kailangan nila dito? Hindi nila sinabi. Ngunit ang pinasasabi ng kanilang pinuno ay huwag daw tayong matapos. At kung maaari daw, ay ibig niya makausap ang mga namumuro sa lugar nito. Naku, eh ako yun na. Aba, nasawag! Baka kung anong gawin siya yung mga tao nun. Oo nga, pero kinakailangan mapilitan akong kausapin sila para malaman ko kung anong pakay nila dito sa Santa Quiteria eh. Tama si Tata Duprino. Balbina, ano ba talaga tingin sa mga yun? Ang tingin ko sa kanila ay mga pilisa. Naku, naloko na. Ngunit wala tayong magagawa kung tayo ay lalaban. Kaya't ang pinakamabuti natin gawin ay pakitaan na lamang natin sila na maganda. Ano kaya nararapat natin gawin? Baka pagkatapos na pakitaan natin sila ng kabutihan eh. Masama naman ay ganti nila sa atin. Ninay, nanas nila. Paligay ko na. Okay. Kung sa bagay ay tama si Tata Dupino. Hindi natin alam kung ano ang kanilang gagawin. Pero, delikado ka nina. Maganda ka palaman. Kaya, kung ako ikaw, para kahit na makita ka nila at hindi ka magagambalaan, ay magbalak kayo ka malaman na isang ayos na tanda. Tama si Balbina? Ah, Tata Dupino. Sasabihin ko na po sa kanila na makikipag-usap kayo. Oo, Balbina. Salamat sa iyo. Balbina po ako. Ikaw na ang bahala sa kanila, ha? Apo. Sabahin na umin tayo dito sa may gulo-duan. Ayun na. Nasaan mo si Do? O sige, itali na ang mga kabayo. Yung mga kardamay ito, ito ba na? Ano? Kabayo. Ano? Ah, Magno. Sinabi ko sa kanila. Ha, salamat sa iyo. Sige, ito po siya. At bantayan siya mabuti. Ano
kaya gagawin natin ngayon? Ayos mo yung damit ko. O sige, kunin mo, kunin mo. Pagdating ka. Asito, magpasay ka lang. Aba! Dalihin mo! Dali! Magdalihin mo na. Pumili ka na yun. O, pumili ka na yun. Baka papalik ka yung gagawin natin sa mukha mo. Tingnan kayo tayo. Kung kagalawin ang buhok mo, ha? Baka maalis siya. Nalilikit ang buhok ko niya. Oh! Paano, Tang? Pwede na kaya ito? Ba, eh? Hindi, tinan niya. Itsura ko. Pwede na kaya? Ba, oo. Hindi ka na mamumukha niya. Tukamay ko ka lang. Tama na yan, tama na yan. Pero hindi kinakalaan dyan, eh. Kinakalaan, nakayukot ka. Yan? Oo, oh, tsaka mukha mo. Medyo ikulubot ko ng konti. Okay, easy. Kinakalaan po. Yan. Yeah. Ang mata, ha? Tandaan mo, medyo malabo, ha? Okay. Yan. Yan. Oo. Oh. Oh. Paano? Ah, garal-garal. Garal-garal ang boses. Eh. Teka nga, teka nga. Sino mo ba ako dito? Ibig sabihin, anong niyo ako? Kapatid? Matanda-kapatid? Ay, hindi. Kunwari, ikaw ang nanang ko. Ah, matanda-matanda ako. Oo, matanda. Oo, tingin na. Yan. Madalang na, ha? Teka, saka lang baston. Oo, talaga mananak itang balakang. Ito ko ng bitana. Oo. Medyo mataas-taas naman, ha? Hindi ako mahirapan. Subukan mo, ha? Oo, ayun, pwede mo. Yan, ha? Lakad. Dahan-dahan, ha? Kunwari, mahina. Oo. Oo, mahali na. Hello. Tata sa Tino! Bakit? Dito, bakit? Nanasindang! Oo. Nanasindang! Yun lang! Ka, bakit? Ang dinilay. Sabi ko na sa'yo, hindi ka mamumukhaanin! Oh, naniwala ka na sa'kin? Nakala ko. O, bakit sino? Mga tulisan, nag-iinom ang kalabaldina. Napagkaloko na. Baka paglalasin yung puma dito, makita si Ninay, ha? Mabuti pa, eh. Pumunta ka lang. Magpantay ka. Baka mabuti sa tindahan na dyan ka lang. Magpantay ka. Dali. Tang? Mabuti mo kaya. Imbis na maghirap-hirap pa ako ng pagbibihis at paghirap ng matanda, eh. Lipat na lang tayo sa ibang bayan. Lipat sa ibang bayan? Oo. Pwede hindi tayo maaaring malawag ng bahay. Nakita mo sa kapaligid yung mga tulis na yan. At ikaw, nasundan mo. Huwag kang mananaog ng bahay. Kahit pa kahit ako magdadala sa'yo. Kahit anong kailangan mo, ako bahala. Basta huwag kang mananaog ng bahay. Problema ko ngayon. Amin ang gabi. Pero ako makausap ng pinuno ng tulisan. Hindi ko malama kung ano siya sabihin sa'kin. Pwede ba kang pumunta? Huwag pumunta. Eh, kung sila po ba dito, makita si Ninay. Eh, pumunta ka na. Ngayon pala si Mang Dubin na tinintin sa bahay nito. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Wala kayong dapat ikatakot sa aking pangkat. Silang lahat ay sumusunod sa aking ipinag-utos. Kaya, wala kayong dapat ikabahan. Sabi naman po eh, tahimik na mamamaya. Kung pagkain, no, inumin ang kailangan nyo ay inahanda kami mag-vacation. Mabuti't napunta riyan ang ating usap. Aming kailangan. Hindi pagkain ang pakay namin dito sa Santa Quiteria. Eh, ano pong kailangan ninyo? Tata, huwag na kayo magmahang-mahangan pa. Hindi ulol si Magno. Upang magaksaya ng panahon at pagod sa isang bayan na katulad nito. Nalalaman ko na meron kayong malaking kayamanan dito. Kung ano at kung saan, yan ay hindi ko pa alam. Pero natitiyak ko sa inyo na meron. Mabuti pa.
Para huwag na tayo mag-aksaya ng panahon at pagod, ay sabihin nyo na sa amin. Pero wala po naman kaming natatagong kayamanan dito eh. Wala? Opo, totoo po yun. Wala pong kayamanan dito sa Santa Quiteria. Huwag mo akong patawanin. Kung sa bagay, hindi naman ako nagmamatay. Pero ito ang tandaan nyo. Kung gano'ng tagal na ititigil namin sa bayan nyo, ganyan din sa tagal ang peririnsyo nga abutin nyo sa amin. Huwag ka na magsalita ka! Tahan nyo ang mga taong kinikilala sa bayan ito. At sabihin nyo sa kanila ang ating pinag-usapan. Parang! Kumain mo sila sa ating mga tawan. Sige, lumakad na kayo. Tama! Samahan ba yun ay nakatali? Lagay ko, biyag nila yun eh. At saka mukhang sundalo pa eh. Ano naman nalaman? Eh da kasi naka-uniform eh. Kaya lang, punit-punit na. Inilay, isahan natin. Galantunin natin ng pagkain. Eh, nanoko ka ba? Hindi ba kami yung binili ng tatang ultra kaalis dito? Kawawa naman eh. Lagay ko, gutom na yun eh. At saka hindi naman tayo mauli. Matutulog yung dalawang bantay. Ang kasama naman ni Magno, nasa pulong. Sige na! Doon, ha? Kapakagala mong tao. Eh, kung hindi ka ba naman dahil sa layan, pwede hindi mo makikita yung mga yun. Ulam. Ba kayo nakita ng mga guard? Hindi ko. Natutulog ko sila. Ate Nilay. Eh. Wala Nilay.
Subuhan niyo na po siya. Bakit ka naman tinalihan ng mga kasamahan mo? Hindi ko sila mga kasama. At mo isang sundalo. Sabi ko na nga ba eh. Boy, talagan mo ko. Oo. Anong ba si Sareto? Ako. Wala. Malvina, taga rito ba matandang to? Oo, Marlo. Sa Libis siya nakatira. Lola, bakit naman ho kayo nakiala? Hindi niyo ba nalalaman na sa ginawa niyo yan, maaari kayo mapahal? Nakawala bang ako sa kanya? Naawa! Sarendo, naawa ka ba sa matanda? Marunong ka ba maawa? Anong ibig mo sabihin, Magno? Alam mo, Sakang, ako'y marunong kumilala ng utang na loob. Dahil si Sarendo'y nahirapan sa paghila ng kariton, ay gagantimpalaan ko siya. At nang hindi naman siya maingit sa aming dalawa ni Balbina. Isang matanda, isang bata. Maganda yan. Ngayon lang ako makakita niyan. Patayin mo na ako, Magno. Sa isang babae. Matanda at dapat ikalang. Ah, ganun, ha? Dahil sa siya ay nagkasala sa akin, nararapat lamang na parusahan ko siya. Sang! Gawin mo ang ayaw gawin ni Sarendo. Ako? Magno? Ayaw ko nga! Ang tanda-tanda na! Sarang! Gawin mo! Donna Rupo! Ano ang gusto ni Magno eh? O sige, tayo ng dalawa. Sige! Tanda-tanda nito eh. Gusto mo na, ha? Sige! Manonood kami! Masuya siya, Sarento. Dalaga pa ang matanda niya. Dalagang matanda, ha? Sekarang,
ng tiras! Huli namin sila, tumatakas eh. Tumatakas, ha? Dar, pinagmalupitan ko na ba kayo? Ha? Sabina, talaga bang taga rito sila? Oo, Magna. Kung maaari mo sana, huwag niyong tangkayin tumakas. Mabait naman si Magna. Ito ang tandaan nyo. Kapag nagtangka kayo muling tumakas, ay susunugin ko kayo ng buhay! Sige! Ibalik sila! At bantay ang mabuti! Sige! Ha! Ayos, Magno! Sayang, hindi mula kita! Malis ka si kayo eh! Tanong mo sa kanya! Oo nga, Magno! Sige! Igapos na yan! Ay, tanda! Baka kaalis ka na! Boston. Oh, hindi na. Ang tungkol doon, oh. Lara, Lara! Oh, masalamin na. Wala silang matanda ka at pinawalan ka. Bandila, umahanga ako sa'yo sa ginawa nating pagpaparusa doon sa matanda. Hindi ba't yan ang nararapat sa ginawa ng kasalanan? So sa bagay nga. Siya nga pala. Sino yung tauhan mo na kapal? Hindi ko siya tauhan. Siya isang sundalo na binihag namin. Pero... bakit ba yan ang pag-uusapan natin? Magno, ang mga tauhan mo. Sandali na. Bakit ba para kang sabihin?
Sino ba ang hindi masasabi? Kanina nang pumunta kami rito eh. At nakita kita. Hinintay ko na ang ganitong pagkakataon. Sumali na. Hintay mo ako. Inay! Inay! Oh. Ah, hindi pa kayo nananawag ng bahay? Hindi ho. Hindi nga ho. Okay. Parisya ka pala, nadinig ba niyong putok? Ano nga ho ba yun? Ako eh, yung bang ating mga kalayon. Eh, gusto ata lumipat bayan, nahuli ng mga tauhan ni Maglo. Sige, magsara na kayo. Sige, mag-ano, maglata ka lahat ng mga katulungan. Sige, sige. Saan niyo mabuti bitan, ha? Lorenzo, mamaya, hiluran mo ako, ha? Oo nga, sabi ko sa'yo. Nilay, Sido, ano pa kinagawa niyang dalawa dyan? Ba't isilip ang silip? Eh kasi, inaalila nila yung sundalo, eh. Pinag-iigit nila ng tubig. Hindi inaalila, eh kung kayong makita, baka higit pa sa nila ang gawin sa inyo. Lalo na ikaw, Nilay, hindi ka nakaayos matanda. Eh kung... Eh, kung anong gawin sa'yo, pagsamantalaan ka. Kaganyan, nung isang gabi, nabalitaan ko. Yun daw si Maglo, yung puno ng tulisan. Yun daw natulog sa bahay ni Balbina. Oh, eh, yan naman ang gusto ni Balbina, eh. Anong gusto ni Balbina? Baka nalilimutan mo, lahat ng kagusto ni Maglo, hindi maalis yung buhay si Balbina. Kaya, anak, sige na, mag-ayos ka na. Mag-ayos, patanda ka na, mag-ayos, patanda. Senda, halik ka nga. Ayusan mo ito ka na po, ayusan mo! Baka mamaya, isa man sa matulisan niya nang makakita sa iyo, pagsamantalahan ka. Naku eh, pag nagkataon na lahat, alin sa dalawa mangyari, baka patay ako ng tao, o mapatay ako. At saka isa pa na, anong mukha ay papakihanap kuya Eseng? Kung mapahamak ka. Hindi kayo nag-iingat, oo. Tay, hanggang kailan kaya yung mga ini? Ewan ko ba? Palagay ko eh, magtatagal yan yung mga hayop na yan. Hindi raw sila aalis dito hanggat hindi natatakpuan yung kayambala ng Santa Quiteria. Dati ba naman ikaw eh, naglilihim sa akin? Bakit kita paglilihiman? Ang totoo niyan, kung talagang alam ko na may kayamanan dito,
ay ituturo ko sa inyo. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan dahil sa hindi kita pinagdamutan. Eh wala ka ba naririnig na usap-usapan ng mga matatanda riyan? Na maaaring magbigay baka sa aming inaanap? Sina mo, Magno? May 5 taon na kumalat ang balita na ang kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng simboryo. Hinukay nila yon ngunit wala naman silang nakita. Isang beses naman eh, kumalat din ang balita na ang kayamanan ay nakabaon sa ilalim ng altar. Wala rin naman silang nakita, kaya sa palagay ko eh, usap-usapan na lamang yan ang mga matatanda. Hindi. Basta't matibay ang aking paniniwala, na totoo ang alamat na yan. Kahit talugugin ko ang buong bayan ito, hindi ako tutubo. Hanggang hindi namin nakikita ang aming inaanap. Baldina! Magandang araw po. Isang tagay nga. Kaya ang tutubo na sa tutubo isang tagay nito. Ano yung isa nang iwala? Sarang, bigyan mo nga ng mainom itong kaibigan natin. Kileng, nalalaman ko hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Aba, hindi yun, Ma'am Magno. Tatanungin kita, saan nakatago ang kayamanan ng Santa Quiteria? Kayamanan? Nakatago? Ah, meron nung kayamanan dito, pero hindi nakatago. Saan? Purong tanin! Ay, ang kaharap ninyo. Saan? Saan? Ayan, si Baldina ang ipinagmamalaking kayamanan namin dito. Si gago pala ito eh! Kilen, nalalaman namin na si Baldina ay isang kayamanan. Pero malibang kay Baldina, meron pang isa. Ha? Isa? Ah, ang isang kayamanan pa dito sa Santa Quiteria ay ang tupa ni Baldina. Bayan ay may mga bantay. Alam mo yung indaang patungo sa kuweba? Oo. Oh, Ton, hihintayin ko kayo doon. Ha? Sige, sige lang. Ayan. Kamapahamba ka po yun. Basta mag-ingat lang. Sige na. Huwag kalimutan yung indaang, ha?
Wala pupunta rito? Ay, wala naman siya dito, ah. Na, Kang, nagbigay ng bomba eh. Ang dagusan sa bayan niyo, binabantayan ng mga pagkatin natin. Hindi ko malaman kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi ka dapat magpasalamat. Malaki ang maitutulong mo sa aming mga taga-Santa Quiteria laban sa mga Pilipino yan. Ika'y isang sundalo at maaari kang humingi ng tulong sa iyong mga katamahan. Oo. Ngunit malayo ang bayan ng San Antonio para humingi ng tulong. Boy, hindi ba ikaw ang kasama ng matanda na magbigay sa akin ng pagkain? Ha? Oo. Ay, lolo namin siya. Bakit? Kung maaari sana, parating mo sa kanya na gusto ko siyang makita at makausap. Saan ba natin siya maaaring puntahan? Sa bahay. Ah, pero wala siya rin ngayon. At ang ibig sabihin, baka masabat pa tayo ng mga tauhan ni Maglo kung pupuntahan natin siya. Hayaan mo't ako na lang magsasabi sa kanyang ibig mo siya makausap. Oo nga naman. Dadalang ka na lang namin ang pagkain bukas. Ay, sige. Por Diyos po, santong bata ka. Bakit mo ginawa ang bagay na iyo?
Hindi ba nalalaman ang kahinatnan ng ginawa mo? Ang tatay niya, si Ariel ay isang sundalo. Hindi niya na ba naisip na baari siya lamang makatulong sa akin? Eh, sundalo kaya hindi pa man siya. Anong magagawa niya laban sa mga tulisan? Nag-iisa siya. Eh, lalo mong walang magagawa yun habang bihag siya. Totoo po yun. Ang mga sundalo ay madaling gumawa ng paraan. Basta't sa pamaraan ng labanan. Ay, tumigil ka nga dyan. Sobrang nervyos nang inaabot ko. O, sasama na kayo. Pagaya niya. Na pumaligid si Balbina kasama si Magno. Ay, napuna kong nalalaman niyang may kinalaman ka sa pagkakasal sundalo. Ato Lubino! 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 Oo! Ano ba tiyaga mo na? Hindi ba kanina kapag natatawag ni Mondo? Eh, kasi nagbibihis pa ako eh. Ganito ba kanya? Dali mo! Oo, susunod pa ako. Anong gagawin natin? Pero, kayong dalawa, huwag kayong mananawag ng bahay. Kahit may tumawag, huwag kayong sasagot. Para malaman nilang walang tao dito. Ha? Kaya nasa dyan. Kailangan eh. Kapag nalaman ko, kung sino man sa inyo ang tumulong sa pagtakas ni Sareto, ay papatayin ko! Ngunit hindi yan ang mahalaga sa pagpupulong na ito. Sapagkat, anumang oras mula ngayon, ay darating pa ang iba kong mga tauhan. At ito ay tanim nyo sa inyong mga isipan na hindi kami aalis sa bayang ito hanggat hindi namin nakukuha ang aming pare! Eh, ang Magno, magagawa po ninyo lahat ang inyong ibig gawin, pero paano po namin ipagdadapat ang isang bagay na hindi namin nalalaman? Lupino, ikaw ang kinikilala ng mga tao rin. Kaya tinitiyak ko sa'yo na malaki nalalaman mo. Sabihin sa'yo lahat ng lakad ko. Matarat ka magsalita. Baka nakalimutan mo na na malaki ang utang na loob mo sa akin. Utang na loob? Ang payagan mong pilitin ako ng mga kaibigan mo tulisan ng pagtalik sa kanilang bihan. Oo eh. Ano mo na ikinagagalit mo ron? Magandang lalaki naman si Sargento, di ba? Balbina, huwag mong ipalik sa aking pagkababae sa'yo. Ngayon ka pa nagmali. Kung narunisan man ako, ay dahil sa kagagawa ng mga kaibigan mo. Wow, wow. Mabuti na lamang at hindi ko nakakalimutan na tayo magkababata. Ano naman dadalhin sa mga pagkain? Sa tatang ko, sa taingin. Baka nakalimutan mo na na kausap ni Magno ang tatang. Alam ko. Pero may usapan na kami na dadala ko siya ng pagkain sa taingin. Ninay, mag-iingat ka sana. Baka mahalata ka ng mga tanod ni Magno.
Ano ba? Kala ko hindi ka na pinayagan ng tatang. Dumiretso ka na ng lakad. Malayo ka na. Ay, salamat. Dalihan mo, ate. Baka nagugutom na si Sargento. Tulungan mo ako. Hirap. Oh, sige. Uy, uy. Dito ka lang. Walang babantay yan. Nagugutom. Alam mo, hindi ako agad nakaalis sa bahay eh. Kasi si Magno, tinuloy lahat ang mga mama mo yan. Nasaan ba sa lola mo na gusto ko siyang makausap? Wala ang lola ko sa bahay eh. Nagpunta nga siya dun sa pulong ni Magno. Kasi na yan, hindi nga kami nagkita kanina. Bakit nga ba gusto mo siyang makausap? Nagkasala ako sa kanya nila. Nagkasala? Ano po nagkasala? Hindi ko may papaliwanag. Yun ay kagustuhan ng pangkat ni Magno. Handa akong ituwid ang mga pangyayari. Wala ba siyang nababanggit sa'yo? Wala naman. O talagang walang maaaring makapagsabi sa'yo? Sige, kumain ka na. Baka hinihintay na nila ako sa bahay eh. Natatakot mo kung sakaling makatapos si Sarento, mag-iisa lang naman siya. Hindi mo ako naintindihan, Balbina. Anong malay namin na baka tumawag na sa klolo si Sarento? At alam mo namang hindi kami maaari umalis sa bayang ito nang hindi namin dala ang aming pakay. Kung ganun pala eh, sa sandaling mapasayin niyo na ang kayamanan. Iiwan naman ako. Hindi. Sasama kita. Sapagkat nalalaman kong ikaw lang ang nakatulong sa amin. Kaya pakiusapan mong yung mga kanayon. Sabihin mo sa kanila na sabihin sa amin kung saan nakatago ang aming inaanak. Sapagkat sandaling dumating dito ang pangkat ni Sarento, ay tinitiyak ko sa iyong mapaparamay silang lahat. Huwag ka mag-alala, Mag. Marami pa tayong tanong.
Tumawag man ang nono si Sir Henry. Ay nakala ko, bago sila dumating dito, ay nasa atin na ang kayamanan ng Santa Fidel. Sargento, ito ang pagkain padala ni Nina. Kaibigan ko siya. Huwag mo na akong nilangin. Kilala kita. Ikaw ang kasama ni Magno noong isang gabi. Ako'y nagbabalot kayo lamang upang matulungan ko ang aking mga kababayan. Kung ako ba'y talagang kasama nila Magno, pupunta ba ako rito na nag-iisa lamang? Samantalang, nalalaman ko nandito ka. Anong kailangan mo sa akin? Ako si Balbina. At yan ang pagkain ipinadadala sa iyo ni Ninay. Alam mo, Sir Hento, nung maliliit pa kami ay dito kami madalas maligo ni Ninay. At kami lamang nakakaalam ng lagusan ng yunig ninyo. Kaya hindi ka dapat mabahala. Anong ibig mo sabihin? Nakalimutan mo na ba na alam kong nakipagtali ka sa isang matanda? At marahil naman ay, alam mo na rin na si Ninay at ang matandang ito. Huwag natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Mahiyain ka pala, Sargento. May mga bagay na hindi dapat pag-usapan. Ang kaligayahang dinanas ng isang tao, kailanman na hindi dapat ikahiya. Tito, bakit ang tagal mo? Eh, ang tagal ni Tatang eh. O siya, itali mo na lang yung kabayo tapos magbantay ka rito, ha? Oo. O, sige. Ariel? 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 Dinaramdam kong naasaso ko, ha? Kasi hindi kami agad pinayagan ng tatay ko, eh. Pero napapaniwala ko na rin siyang malaki yung may tutulong mo. Kaya siya na mismo ang kumuha ng kabayang sasakyan mo. Ay, hindi na tuloy kita napagdala ng pagkain. Nakarating naman yung pinadala mo. Anong pinadala? Yung pagkain pinadala mo kay Balbina. Si Balbina?
Na pa rito? Oo. At sinabi niya rin siya na siya ang nagmungkahi na ikaw ay magbalat kayo upang makaligtas sa pangkat ni Magno. Ninay, nung gabing tulungan mo ako sa pagtakas, naginala na ako na ikaw at matandang yun ay isa. Tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Baka umabot dito ang pangkat ni Magno. Mabuti pa'y tumakas ka na. Sige na, Ariel, iwanan mo na ako rito. Hindi kita maaaring iwan sa ganitong kalagayan. Kaya kong pangalagaan na aking sarili. Ang mahalaga ay makaabot ka sa San Antonio. Sige na, Ariel, utang na loob. Magno, wala sila eh. Imposible wala sila rito, Magno. Anong ginagawa ng bata? Hindi kaya... Hindi maaari. Iisa ang lagusan ng kuweba. Sakang, tingnan mo sa ibaba. Bruno! Magbantagiran! Ariel, ang mga taga dito ay maghihintay sa'yo. Mag-ingat ka, Ninay. At kung may pagkakataong ka, lisanin mo lugar na ito. Jangan.
Alam ko na ang karamihan sa inyo ay hindi pa nakakahawak ng armas. Ngunit yan ay ipagsasapalaran natin. Kung ako'y hingi ng tulong sa kampo, baka wala na tayong panahon. Maalin sa pagkakatakas ko ay nanganganib ngayon ang buhay ng inyong mga kanayon. Mabuti't masasaksihan niyo ito. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang pangyayaring ito. Ngunit, gaya ng nasabi ko na, napapatayin ko ang sinumang tumulong sa pagtakas ni Sorrento. Ang mag-anak na ito, ang siya tumulong sa kanya, kaya't nararapat lamang na igawad ko sa kanila ang parusang kamatayan! Bang, dito yung sasapuno. Oh, no! Oh, God, Dad! Sino ang mga yan? Huwag kang mag-alala. Yan ang sinasabi ko sa mga taga-rito. Garito ho kami ah. Wala mo kayong makausap ng aming pinuno. Alam namin taga rito kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Mananatili lamang kami dito ng pansamantala. Ngunit, huwag kayong magbabalak na lumaban. Pagkat mamamatay lamang kayo. Ayan! Pababayin sila. Sige!
Babanyo niyo ang mga baril! Kung hindi, sasabog ang ulo nito! Napalaan namin kayo. Huwag kayong susunod! Hello! Punta ang mga kabayo. Upo. Kapag kumilos pa kayo, ay sasabog ang bungo ng babae ito! Thank you.
hindi mo.